For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sabay-sabay po. Who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with him? Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Okay, Panginoon, salamat sa inyong salita. Again, itutuloy namin ang mensahe kanina umaga, Panginoon, bigay comfort dito, Lord, sa amin, or kung di pa kami naman nausubok ngayong panahon na ito, Lord, ay mahanda kami, Lord, na future na dating, Panginoon, mga pagsubok sa buhay, pinangako niyo po yan, pinangako niyo din asama niyo kami dito, Lord, and especially, pinapaunawan niyo sa amin, Panginoon, na whatever happens, aming repose, Lord, sa langit, Panginoon, ay ito po ay sigurado na, at protection na rin na yan doon, so we pray na kailangan po, sunod, may nakalooban ng tupad sa aming mga buhay, Panginoon, especially sa mga kapataang ito, Lord, na bago rin po, Lord, sa inyong salita. Kaya pong malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Hey, good afternoon po. So, sige. Basta po kayo. Hanggang basta ko nagpahinga eh. Okay naman yung lakad namin eh. Kahit malakas yung ulan, humihina rin eh. Maganda dun eh. Saka may payong naman. Kapote pa. So, dapat talaga may kapote tayo. Sige. Lazada. Okay na yun. Bagay. So, ang title po nito, part na po nung kanina, that ye sorrow not. Sa Tagalog, para kayo nga naman ay hindi napigati. Malungkot, parang ganun. Pero yung kapighati yan kasi talagang malungkot na malungkot. Malungkot ako kayo siya. Malungkot ako minsan eh. Gano'n eh. Pero masaya ako kanina, nakita ko yung sila si Ate Bing pala na nagpalit na number. Ako ano ba? Sabi ni Bad, susunduin niya daw eh. Layo na. Okay, pwede na rin gano'n, no? Bakasyon. Sa Tarlac, makapunta na. Pero mga... Lapit lang, isang araw lang yun. 4 hours lang. 4 hours lang yun. Wala pang Angeles yun, eh, no? Mauna pa ba yun? Ha? 4 hours na lang, di ba? Oo. Tarlac pa kayo, gitna lang. Gitna lang yun, eh. Bulacan, Tarlac na yata, eh. So, kasi hindi makaano si ano daw, si Beng. Eh, matutuwa yun kasi nakapatid na rin. Kapatid niya pala si Ate Christine. Ano to rin yung pangalan ni Ate Beng? Nay, anong pangalan ni Ate Beng talaga? Andyan. Dito. Sige, isip pa natin eh, kasi hindi... Ah, dito. Nandiyan nga. Ano? Eda? Trinidad? Aba? Hindi, iba yan. Ayun yung pinsan niya. Trinidad, Trinidad. Hindi, yung... Tita niya ata yun. Ay, basta yun. Siya yan. Hindi niya natuloy. Ano? Frida. Hirap. Beng na lang.
Ayun natin, daming ano no, kailangan gawin. Ano lang kaya natin the moment. But at least, mga dito na, salamat, nalunod pala tumugtog si Hana, no? Ha? Tumutugtog ba talaga? Siya lang mag-isa? Sa inyo? Ah, go, kailangan mag-kita ba? Para makapal din yung ano. No, tama. Mamaya, pwede mamaya. Sample mamaya. Pakanta ka. Okay. Sikil, kala ko nag-endy na. Nag-endy na ba? Sarap kasi ng aircon din. Lizzie. Okay. So, tapos natin kanina, yung points natin. So, ano yung nag-aralan natin? Paano tayo hindi mapigatinga? So, minsan, normal naman yan. Pero, ang hindi normal, yung nakita ba kayo ng bata na napagalitan tapos gagawa pa lalo ng masama? Wala? Di ba minsan ganun eh? Iba naman, sobrang lungkot, gagawa ng kalokohan para lang mapasa yung sarili niya. Ayan, madalas yan, di ba? Eh, napagalitan ako. Gagawa, papapansin nga ako. Mag-iingay ako sa church. Di ba? Minsan yung kapighatian, minsan may ano yan eh, may epektong hindi maganda yan. Ang layo nyo pala dyan. Lapit na kayo dito. Ganun yun eh. Kaya minsan, nagpipigil din tayo minsan na mapagalitan yung mga bata. Pero yun, tamang timpla lang dapat. Pangit nung hindi ka naman din nagagalit. So, ba't kaya ginagawa ng mga bata yun? Kahit nga hindi bata, lagay nyo. Ikaw, ba't mo ginagawa yun? Ginagawa mo ba yan? Ginagawa ng bata yun, kahit matanda nga eh. Isabihin na, napagalitan ako, sa halip na gawin mo lang, tama, nagawin mo, nagawa ka ng ibang bagay para mapasaya yung sarili mo. So, pwede mong lokohin yung ano mo, babaho mo, yung ba ganun eh. Insan. So, negative, di ba? Kaya, inaaral natin ngayon, para pag andun ka talaga sa time na problema, dadating yun eh. So, ano yung treatment mo dapat? Ano yung dapat mong maging attitude? Habang andun ka, nag-under ko sa ganung situation. Nabanggit kanina, wag namatayan ka. Malungkot yan eh. Anong ginagawa ng iba? According to survey daw, maraming ATS. Alam niyo ATS? Hindi na iniwala sa Diyos. Pwede ba yun? Eh, meron nga eh. So actually, nilalabanan lang nila idea. Niniwala sila may Diyos, pero nilalabanan ng idea. Nagre-rebelde sila sa idea na may Diyos. So bakit daw? According sa survey nga, ang dami niyan. Iba dyan, nagkaroon ng traumatic experience. Ibig sabihin, yung ganyan nga, nawala ng anak, di ba? Hindi nakayanan. Okay? Sobrang kalungkutan. Sinong sinisi? Salit na sisihin talaga yung either sarili niya o yung taong dapat niya sisihin. Ang Diyos ang sinisi. Tama ba yun? Ba't mo sisihin ng Diyos? Nagkakamali ba siya? Pero sa sobrang, ano eh, sa sobrang sakit, ganyan-ganyan, na-observe yun talaga na gumagawa ang tao ng way na para yung sakit ba maibsan?
Kasi pag, di ba, kahit kayo eh, pag may sinisi kang ibang tao, mahiyang-hiya ka na kasi may mali kang ginawa eh. Eh, may nasisi ka ngayon. Ay, hindi naman pala ako. Medyo nako-comfort ka, di ba? Pero hindi sa tamang paraan. Kasi hindi yun ang tamang paraan para ma-comfort ka. Kaya pinag-aaralan natin kung paano tayo dapat ma-comfort ng tama. Okay. So, number one, nakita natin kanina, kailangan natin malaman yung mga bagay-bagay. Okay, bakit? Tulad niya, pag namatayan ka, isipin mo yun, Lord, bakit naman ganun? Bakit naman bata pa siya, kinuha mo na? Mga ganyan. Ano sagot doon? Either oras niya na or ang Diyos ang nagbigay ng buhay gaya, no? So pag ikaw pinahiram ka lang, wala kang karapatang, di ba pinahiram mo sa ako? Pinahiram ko nga, kukunin ko na eh, ayoko na, sa akin lang to. Hindi pwede yung pahiram nga lang eh. Sino nangihiram dito ng ano? Inangkin mo na yung pinahiram sa'yo. Eh wala akong susuot eh. Alam ka na wala akong suot, di ba? Bagay yun, damit ngayon, mura na eh. Paano kung sasakyan? No, eh, kilala si dading ganun eh. Inangkin na eh. No, meron din kilalang ganun eh. Nakakahiya yun, di ba? Sa sarili niyo mo, hindi naman sa'yo. Ganun din yung buhay natin. So, pag naintindihan mo na pahiram lang yung buhay, pag binawi sa'yo ng pahiram, galit ka ba dapat? Hindi da, hindi naman sa iyo yun eh. So yun po yung magandang sagot dun. Hindi ka magalit sa Diyos. Magalit ka, pinahiram ka nga lang eh. So ano pa yung dapat natin malaman sa mga ganyang bagay? Ito, medyo di ko pala nabanggit kanina to, no? Sa verse 14, medyo ano lang natin. Okay, point number one, when we are aware and knowledgeable, merong joy in sorrow. Okay, number, sabi sa po dito, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded. Ay, sorry. Ito ay sa 1 Thessalonians 4. 14, if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So, yun yung example. Tinuturoan tayo ng Diyos by means of example. Okay, yung module, nababanggit yung module, ang hirap daw. Kasi ngayon, hindi kayo sanay eh. Itong mga to, sanay na to eh. Walang tatanungin niya. Basahin mo. May kompleto na mga sa kanila. May instruction na. So, ngayon, yung ibang lesson, tinuturo by example. Okay? Yan yung mga uso ngayon. Kaya, kahit yung mga mahirap na concept, dati libro lang, ngayon, mga video na nakalatag na doon, hindi mo na rin babasahin. Papakinggan mo na lang. Tapos mayroong illustration na, di ba? Kaya pag nahihirapan kayo sa lesson nyo, i-google nyo lang yan. May alam ako, mayroon na yan. Kung wala, gagawa ako. Baka sumikat pa ako sa YouTube. Oh, paano mo magbasa? Ganun lang yan eh. Kaso yung manunod, kailangan din ng load, no? Kaya kung walang load. So ngayon, ang paano pinakita sa atin ng Panginoon to, actually, para maging knowledgeable tayo, siya ay nagbigay na ng example. Okay? Nakita niyo si Jesus, di ba? Ba't di siya takot mamatay? Bukod sa Diyos siya, obviously. Tao din siya eh. Ba't ang tapang niya, di ba? Nakita na bang atapang atao? Ngayon, bihira na sa atin yan eh. Mga matapang ngayon, mga soul winner, yan. Talaga. Mga preacher na totoo. Walang pakialam kung magalit yung tao. Sinasabi mo na yung totoo, di ba? Kung sa all winning kami, hindi mo alam kung may loko-loko dyan o ano eh. Kasi nagiinom pa yan. Sa inyo, di ba? Pinatagayan kami dun eh. Eh, kailangan mga soul winner ba? Nag-aaral ng karate eh. Okay. So, ang bilis naman tumakbo eh. So ngayon, paano tayo magiging matapang? Marami nang na example na nauna sa atin, di ba? Sino yung mga nabanggit natin last time? Namatay sila, o eh. Di sa langit sila.
Sure, why not? Eh, reward pa sila. So, ganun din tayo. Dito ang unang example dito si Jesus, the Lord Jesus Christ, namatay siya, nabuhay siya magmuli. Okay? So, hindi nakakatakot, hindi nakakalungkot, kung alam mo, bubuhayin ka ulit ng Panginoon. Amen? Yun yun. Napansin nyo sa mga hindi Baptist, hindi nila masyadong pinag-usapan yan. Medyo side-side sa kanila yung kaligtasan. Paliba sa mga works-based salvation nga yan. Pero sa atin, talaga dyan tayo nag-major. Kaya, okay, number one ulit, pag alam mo, when you are aware and knowledgeable, pwede kang maging masaya in the midst of tribulation or sorrow. Hindi ko nabanggit ata ito, no? The word of the Lord attest to it. Ibig sabihin, sinasabi na ng scripture sa verse 15. Ayan, sabi ko ito kanina, umaga. For this I say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan malungkot, bubuhayin tayo lahat, tapos may gagawin tayong reunion doon, di ba? So, yung si Ate Marlis, mga kasama natin lahat yan, lahat ng same. Diba? And then, natapos tayo. Sa number two, the Lord Himself will personally perform. Sabi, siya mismo yung sasalubong sa atin. So, masaya ba yun? Diba, hindi niya tayo, bahala kayo umakit sa langit. Diba? O, siguro talagang ano, dramatic yun eh. Susunduin niya tayo, siya mismo. Amen? So, yan. Number three, ito tayo natapos. Sabi dito, when we reunite with the loved ones. So, pag alam mo, yung mga namatay mong mahal sa buhay, mga kasama mo ulit, nalulungkot ka ba? Nauna lang sila ng konti doon. Susunod din tayo doon. Oh, nakakalungkot ba yun? Oh, okay, okay lang. Okay lang, diba? Mauna lang kayo dyan. Kami, mag-iipong kami ng rewards muna. Diba? Kasi alam natin na doon sila, ay naabangan na lang tayo. Okay? Yung pinapanalangin, hindi ko pa naaral yun eh. Isang beses, inahanap ko yun, parang hindi ko makita sa Bible yung ganun ba ganun, yung mga nasa langit na pinapanalangin yung alam ko, masaya sila pag may naligtas. Pero yung pinapanalangin tayo, meron ba yun? Sa impyerno na nalangin eh, di ba? Yung rich man eh. Pero sa langit, wala. Yun. Pero still, pwede rin siguro. Kasi doon sila eh. Sa Revelation, ganun din eh. Na, pinapanalangin nila yung mga ano, paghigyanti sila. Pero, yun lang. Marireunite tayo sa kanila. Amen? So yung lola ko, yung medyo tagal namin nakasama eh. Ang buot ng panistipin yun, tsaka ano yung may ano. Tama ba? Si nanay. Nabuta ko pa si Lola. Nanang Duning. Maliit ka pa nun eh. So, tumanggap din sa Panginoon yan. Kaso hindi na masyadong natanggal sa kanya yung rosary. Kasi nga, tandaan eh. So, makakasama na natin yun. Sino pa? Eh, matatanda ata doon. Babata yung mukha eh. Oo, oh, kasi alam ka nung nasa langit ka, matanda ka, di mahina ka nun. Oo, oh, yun actually yung ano, paniniwala, no? Kasi nasa prime ka na. Eh, yung mga baby, di puro baby na lang. So, yan, si, ano, makikita mo pa yung kapatid mo dun. Ilan taon siya, ano, inuha? 12 years old, sabi mo natin. Kuya mo? Hindi mo alam. Hindi sinabi. Diyos na bata pa naman siya. Hindi ba? Okay. So, the departed and the Lord Himself. So, hindi lang, siyempre, yung mga mahal natin sa buhay. Di ba? So, pinakagusto yung makita sa langit, si Jesus. Siya yun eh. Siya yung nag-sacrifice para sa'yo. Nag-provide ng kaligtasan para sa atin. Lahat ng ano, meron tayo dito. Kaya may konting, kahit konting blessing mga bansa
dahil yan sa Panginoong Jesus. Doon natin maintindihan lahat yan. Okay? Kaya siya yung pinaka-highlight doon eh. Sa langit. Okay, so tapusin natin sa verse, sa point number 4, dito tayo sa chapter 5 na. So ano pa yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan kahit tayo ay may problema? Okay na. Verse 3 and 4. Ito, medyo negative to ha, pero sige, paibasa, ready, go. For when they shall say, peace and safety, then shall the destruction come upon them, as the veil upon a woman of each child, and they shall not escape. But ye brethren are not in darkness, that that day should already make you pass. Okay, so isang bagay na magpapasaya sa atin, nandun na tayo, is yung marirealize natin na we will see other people judge. Okay, parang masama yun, di ba? Pero yung justice kasi kasama yun eh. Narang may mga, itong mga kulto nga, sila yung mayaman ngayon, di ba? So ngayon, nakaka-discourage madalas. Titignan mo, sila yung mayaman, sila yung pangyarihan, sila yung parang mga maka-Diyos, kahit hindi. Diba? Sila yung hinahangaan. May mga, marami silang librong sinulat, binabasa ng mga tao, pinapanood yung YouTube nila. Kahit hindi dapat. Dito sa 13 ng chapter 4, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not even as others which have no hope. Actually, sila, hindi dapat natin sila kaingitan. Bakit? Di sila yung tinutukoy dito na wala ng pag-asa. Okay? May tao bang walang pag-asa? Di ba habang nabubuhay may pag-asa? Eh, sabi-sabi lang yun. Sa Bible, hindi ganun. May mga tao walang pag-asa na. Okay? So, hindi tayo natutuwa doon. Pero yun ang katotohanan eh. Eh, sabi ko lang dito, bagay, wala siguro tayong mga taong siguro kayo, no? Wala kayong taong inaabangan na parusahan ng Diyos. Meron ba? Kasi minsan, di kayo informed eh. Oh, naisip ko yung mga loko-loko talagang false teacher. Yan ang inaabangan ko eh. Kasi daming naloko nito eh. Kahit yung mga sa Hollywood din, dami na tisod sa kanila, di ba? Mga nilalabas na lang pelikula na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, talagang hindi. Diba? Yung mga, yan, sila Pope, mga false teacher, daming niloko niyan. So, anong iniisip mo sa kanila? Lord, sana, ano, pagpalain mo sila. Medyo, hindi ganun eh. Gusto ko talagang makita silang parusahan. Amen? Amen. Naawa kayo sa kanila. Hindi nyo naiintindihan yung ano. Eh, sabi dito, for when they say peace and safety, then sudden destruction come upon them. So, bakit sinasabi sa atin ito? Kasi nga, I believe, makakapagbigay sa atin ito ng comfort. Kasi hindi ikaw yung tipong naasal ka sa kanila, tapos iniisip mo, eh, kasi nakakawala sila sa ginawa nilang kalokohan, di ba? Iniisip mo yan, kaya nga minsan ginagaya mo eh. Parang sarap ata nun. Nagloko-loko siya, tapos yumaman pa siya, tapos langit din siya, di ba? Parang ayaw mong pumayag dun eh. Walang justice, di ba? So, pero hindi yun. Ang totoo mangyayari, actually, yung specific na sinasabi dun, ito yung mga sa end times. Na, yun nga, may mga kala mo, uy, wala na mangyayaring masama. Merong video sa YouTube yan eh. Sabi nila, hindi na talaga magigera. Pag pinanood mo, parang maniniwala ka. Kasi nga, yung mga tao daw, kesyo, hindi na daw magigera kasi wala namang magpapabos sa gera. Kasi nga, ba't ka magigera? Gagastos ka, pareho kayong apektado, maraming mamatay sa'yo. So, ganun yung argumento nila eh. So, pero doon iniwala doon kasi hindi na sinasabi sa Bible eh. Nangyayari pa rin yan. Actually, nangyayari sa ibang place. Nasabi nila, hindi, ano na, mapayapa na tayo. Okay, i-award na natin yung kapangyarihan sa beast.
Tapos, ano mangyayari? Ay, mga Kristiyano, yan na lang patayin natin. Tapos biglang darating si Jesus. Yan siya sabi dito. Yan siya sabi dito, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Okay? So sila, pansin niyo yung wording ni Paul dito, pag tinutukoy sila, sino kausap niya? Yung mga Kristiyano ba? Yung mga Kristiyano ba sila? Kausap niya, sinusulatan niya yung mga taga Thessalonica. Kalaban, di ba? Kasi pag kayo, kausap ko kayo, kayo yung mga Kristiyano. Pero pag sinabi kong they, ito yung mga kalaban natin. Ito yung mga husga ng Diyos. Amen? So, ang point ko lang doon is, mako-comfort tayo na yung mga hindi mo kailangan maasal sa mga taong nanggugulo sa church. Di ba? May mga ganun eh, nanggugulo. May kilala kaming ganun eh. Yung church nila, maayos, ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. May nanggugulo. Ah, nabanggit ko kanina umaga, di ba? Yung mga spy. Manggugulo lang, nasa church lang para manggulo. Walang magawa. May mga ganun. So, gagantihan ng Diyos yung mga yan. Hindi mo kailangan, ano, ang Diyos, wala namang ginagawa ang Diyos. Eh, di ba, ngayon na, husgahan, hindi nga ganun eh. Ang Diyos, siya may sarili siyang timing. Huwag tayong, ano, so, number four, when we see the others judge, and we are saved. Makikita mo tayo, naligtas, sabi sila hinuhusgahan. Amen? So, again, hindi yan, ano, ha, yung iba kasi pag, ano, yun. Sa panahon namin, pag nag-soul winning ka, yung mga tao ngayon, nakakondisyon na yung utak na parang wala na negative sa kanila eh. Ayoko, huwag natin parusahan. Huwag natin parusahan kahit sino. Kahit loko-loko, huwag natin parusahan. Hindi mo maawa ka. Yung mga ganun ang mentality na, pwede ba hindi mo maparusahan yung nagkasala? Ikaw nga, gaganyan yung kape. Pareho ba kami ng ginawa? Hindi naman eh. Okay, so yan, magbibigay sa atin ng comfort dyan. Maraming ginawang kalokohan yung mga yan at mararanasan nila yung dapat sa kanila. Amen? So, hindi nyo kailangan maging vengeful dito sa lupa. Sigurado yun ang Diyos ang maggaganti sa atin. Amen? Amen. Hindi kayo masyado nakakarelate kasi mga bata pa kayo. Pero maniwala kayo sa aming mga marami namin naranasan dyan eh. Kinagpasa Diyos na lang namin. Yung pinakapaghabulan sa kung magkanong halaga yan. Ngayon ko na bahala dito sa taong to. Ganun na lang. Ganun talaga dapat. Men, hindi ka makikipag parang i-devote mo na yung buong buhay mo para makaganti ka dito sa lupa lang. Men? Men. Baba ka ng baba, sabi siya, mag-base kang mahaba eh. Yan ang problema dyan. Ito yung gusto kong pansinin niya, but ye brethren are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ito yung kahit mga Baptist ngang iba na nalilito dito eh. Nasabihin nila, ay, yung pagdating ng Panginoon, parang magnanakaw yan, ha? Really? Sa lahat ng tao? Hindi ba sa akin mo to? Hindi sa lahat. Amen. Doon sa mga nagmamatsyag, mga save, ba't hindi lang basta save? Sila yung nagmamatsyag, inaaral nila yung Bible, hindi sila parang nasa dilim, tapos yung magnanakaw. Kumbaga tayo, mayroon tayong CCTV, mayroon tayong lahat ng ano, security systems, mayroon tayo niya. Kasi nga, binabasa mo to eh, ang layo pa. Iniisip pa lang ng mga loko-loko yung Bill Gates na ano, iniisip pa lang nila kung paano iya sa gawa yun. Alam na natin, ba't kaya nila alam? Yung hindi sa Bible na eh. Kaya iniisip nila, hirap na hirap yung mga yan eh. Ba't nila nalang, anong gagawin natin? Hindi sila basta makapoma. Pero actually hindi rin yung sa iba na ano nila eh, na loko nila eh. So yun, so yun yung parang sub-point natin doon. Bakit ka mo-comfort? Kasi yung iba, inuusgahan. Tapos ikaw, ang galing ng Panginoon, buruan mo. For example lang, ako nga, bumagyo sa San Mateo. Yung mga kwentong ganun sa US eh. Totoo, pero sa US, di ba, daming tornado.
Well, dinaanan lahat ng kapitbahay niya, siya natiwa. Oh. Ano nangyari? Yung pala, Kristiyano daw yun. Ano sabi ah? Pero, totoo yun eh. Pwede kang spare ng Diyos. Kahit yung iba, kunwari, itong mga taga-baybay sapa. Kunwari lang. Sino maganda example dito? Kunwari, mabait siya, no? Si Rayan. Hindi naman baybay sapa. Kunwari lang. Pero nagloko na lahat. Si Jackie, nagloko na. Si... Kunwari lang, ha? Si Rachel, nagloko na. Si Pamela, nagloko na. Si Chelsea, nagloko na. Nasira yung buhay. Pero si Rayan, ba? Pwede kang spare ng Diyos pag gusto ng Diyos. At hindi naman matutuwa, pero parang ganun din. Yun, matutuwa ka para sa'yo. Hindi naman selfish yun eh. Mamamangha ka sa kapangyarihan ng Diyos. Napoprotektahan ka. Amen? Example lang yun, ha? Obviously, mabait naman kayo eh. Pero mamamangha kayo dyan. Minsan, inaasar kayo, bandang huli, makikita mo yung buhay nila, sabog-sabog, ikaw. Hindi ka man ganun kaya, maayos ka, saya mo, hindi man nila aminin, pero naiingit sila sa'yo. Kasi payapa kayo, wala kang kaaway, na, alam mo na, makakasira sa'yo, kung may kaaway ka man, naprotektahan ka pa rin ng Diyos. Amen? Say number four, when we see others judge and we are saved, we are protected. Gusto nyo ba yun? Kunwari, bumaha dito sa buong San Mateo. Tapos, ba't na sa bahay niya walang tubig? Hindi ah. Protection. Mayroon din sa ibang, ano, sa ibang place, yung bigla na lang gumuguho yung ano, sinkhole. Pag gusto ng Diyos, may paraan siya eh. O kaya, yung COVID, no? COVID, ako. Ultimo, ano, sinasabunan eh. Pati pera, ang ispa yan. Eh, ikaw, gusto winning ka pa, di ba? Kinakamayan mo pa yung ano, wala kang takot eh, kasi hindi mo pa oras, di ba? Okay, mag-ingat din tayo, pero hindi tayo pwedeng ihinto tayo sa takot. Sa takot sa virus. At takot a virus. We are protected. Amen? Yes. Nakakatuwa yun, no? Kaya panalangin ko din, huwag tayo matamaan yun. Kasi nga, pangit na testimony, di ba? Pero, I believe naman, no? Sabi nga sa inyo, kalokohan yun, eh. In-exaggerate lang yun, eh. Pero, abusin na natin. Pagod na talaga ako, eh. Verse 9. So when there is joy and sorrow, when we are aware and knowledgeable, when the Lord Himself will personally perform, when we reunite with the loved ones, pwede tayo maging masaya. Pwede tayo maging masaya pag ginadjust na yung iba, tapos tayo, protektado. Diba? Saya nun. Pero yung huli, sabi dito, for God hath not appointed us to wrath. Ano yung appointed? Diba yung mga may importanteng tao daw, hindi yung makakausap yung walang appointment. Diba? Ibig sabihin na, sige, magbibigyan kita ng oras ko, eksakto lang yan. Ganitong oras, ganitong araw, okay? So, pag in-appoint yan, yun at yun lang yun. Ngayon, yung mga Kristiyano daw, darating kasi yung wrath of God. Pero kasama pa tayo sa paparusahan ng Diyos? Mga Kristiyano, tapos kaagating ka ng locos, di ka mamatay, gusto mo mamatay. Papalusahan ka ng Diyos ng ganun? Hindi, di ba? Kasi sabi to, for God hath not appointed us to wrath. Pero tribulation, pwede. Okay ba yun? Ano yung bakit sa tayo na point? But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. So yung maganda sa mga taong ligtas, pwede kang maging masaya. Nakuwento ko na ba sa iyo yung ano, si Lazarus daw? Kailan si Lazarus? Yung binuhay ni Jesus. Di ba namatay, tapos binuhay. In 3 days,
3 days, ilang days ba yun? 4 days na nga yun, dapat nabubulok na yun eh. Kaya sabi nung ano, naku, nangangamoy na yan, Lord. Stinket, sabi. Sabi pa, hindi. Alisin niyo yung bato. Ano sabi ni Lazarus? Di nabuhay, di ba si Lazarus? Namatay ka na, nabuhay ka pa. Hindi mo ngayon. Kwento lang naman to, imaginary kwento. Mga novel to eh, sabi niya. Si, dadaanan natin sa Matthew yan, di ba? So si Lazarus daw, tinetrete ng mga Udyo, sabi. Hey! May sinasabi sa kanya, kalulu mo yan si Jesus ha. Kung hindi, papatayin ka namin. Tawa ng tawa si Lazarus. Tinatawa na, papatayin ka namin. Papatayin ko na. Mga ganun. Hindi ako pigilin yung sarili niya. Tawa siya ng tawa eh. Naku-naku ata ito si Lazarus ah. Pero nung naisip ng mga Hudyo, sabi niya, ba't nga ba natin papatayin ito eh? Namatay na nga ito, binuhay ulit ng Panginoon eh. Matatakot ba natin yan? Narealize nila, oo nga no. Alam niyo, ganun tayo eh. Are you saved? Amen. Jackie, ligtas ka na ba? Rian, ligtas ka na? Si Kino? Hindi pa. Chelsea. Si Raymark. Si Miguel. Si Miguel 2. Miguel 1, Miguel 2. Si Ezekiel. Isay. Si Laika. Grado ka? Ngayon, kung papatayin ka ng tao, sabi sa'yo. Laika, papatayin kita. Sumamba ka na sa Diyos-Diyosan. Kung hindi, papatayin kita. Anong gagawin mo? Ha? Naku, papatayin daw ako. Pinapasamba ako doon, pinapahalik ako doon sa ano, itim na sa sareno. Ha? Papatayin kita pag hindi. Ano sabihin mo? Sumukan mo! Hindi ka tatatakot, amen? Amen. Kasi sinasabi dito eh, there is joy in sorrow. When we are sure, we are one of the same. Kung sigurado ka ngayon, hindi ka sigurado, pwedeng ligtas ka, pero hindi ka sigurado, eh hindi ka ganun ka tapang, di ba? Hindi ka ganun ka lakas ang loob mo. Parang si Lazarus. Masabihin nyo, nasa Bible yun ha, wala sa Bible. Pero, kwento lang yun. Pero, imaginary ano siya eh, scenario. Na parang tama nga naman. Ang sabi dyan, who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with Him eh. Ito sinabi dyan, wake or sleep, ito po yung buhay or patay. Tandaan niyo po yan ha, again, sa New Testament, hindi tinatawag yung mga mananampalataya na patay. Never. To Jesus lang. Pero siyempre, hindi naman siya mananampalataya. Eh, talagang namatay siya eh. Men? Takot sino takot mamatay dito? Virus? Takot ka ba? Iligtas ka naman eh. Bagay, bata ka ba eh, ha? O, yun ang pangit yung pagkamatay nung mamatay ka lang, hindi ka mamatay. Yun ang pangit, amen? So, the Lord allows that we occasionally go through pain and sorrow. Normal yan. Huwag ka magtanong na, Lord, bakit may ganito? Kahit sino dyan, magbasa ka ng Bible, yung mga matapat na lingkod ng Diyos, pinarusahan, nakaranas din ang sabagay, yung kinapol parang parusa din sa kanya yun eh. Pero still, gumagawa na siya ng maayos eh. Ba't siya hinahayaan ng Diyos na mag-suffer? Kung iisipin mo, di ba? Eh, ibig sabihin talagang ganun ang likod ng Diyos. Nakaranas ng kapighatian din. Sino ba sa atin ang di mamatayan? Unless mauna ka, di ba?
So, hindi mo rin gusto yun. Unless sabi ka na sa langit talaga. So, joy comes with the hope of the Lord provides to the believer. Okay, let it go. Joy comes with the hope the Lord provides to the believers. So, paano ka magiging masaya? Pag ang Diyos mismo nag-comfort sa'yo. Di ba minsan pag may nag-comfort sa'yo? Ngayon, si Stephen. Huwag ka nang malungkot. Ano bang saan ka ba nalulungkot? O, napalo ka na naman. Huwag ka nang malungkot. Mawawala rin yung sakit na yan. Niloloko ka pa, di ba? Matutuwa ka ba nun? Siyempre hindi. Pero pag yung Panginoon nag-comfort sa'yo, matutuwa ka ba? Lulukuhin ka ba ng Diyos? Hindi nga eh. Kaya kung gusto niyo ng comfort, dito niyo hanapin. Amen? Ako, di ako naka-comfort sa inyo ngayon. Ba't ang gugulo niyo? Bakit? Papatawa ako eh. No? Ito, ako nagpapatawa ako, seryoso ako eh. Medyo. Masaya lang ako kasi nga dito kayo. Wala rin si Nani actually para sa kanila sana to. Pero i-comfort na lang natin, amen, yung mga kapatid nating ano. Kasi hindi po yan ano sa kanila. Hindi yan basta-basta. Si Kuya Sunny nga eh. Kailan niyo ba si Kuya Sunny? Talagang asawa. Talagang ano eh. Hindi nga na siya lang kasi sabi ko, hindi niya lang kaya. Next time na lang daw. Di sabi ko, sige lang, anong pilita natin. Hindi na tayo pinapunta doon. Men, ang sasaya niyo eh. Hindi ko kaya yung palungkotin kayo eh. Kahit pilitin ko eh. Kaya tandaan niyo lang pag dumating sa inyo yan, amen? Na-comfort kayo dito. Actually, hindi ko nabanggit kanina. Itong mga verses na to, from 1 Thessalonians 4:13 hanggang yung binasa kanina. Yan po yung ginagamit madalas sa funeral. Sinasabi nila yan. Kahit mga Katoliko, mga Protestante. Hindi lang nila intindihan yung iba dun. Pero still, yun eh. Pwede kang ma-comfort. Masahin ko nga yan, sabi dito. Tanong. Hindi, tanong. Ano, tanong? Nakakatawa ba yan? Dalawang magkatabing? Dat-dat. Ibig sabihin, madalas yan sa grammar, di ba? First part daw. Fourth daw. Ayan. Yan, okay. English class tayo ngayon. Okay, okay lang din yan. Kasi iba nakaka, ano eh, yung iba, pag King James daw mali kasi hindi nila naintindihan eh. Ginagamit siya kahit modern times. Okay, but ye brethren are not in darkness, that, ibig sabihin ng unang that, upang, okay, hindi kayo nasa kadiliman upang yun. Kasi sa English, yung upang, tsaka yun, pwedeng that eh. So, that day. Kasi pwede mong palitan yung pangalawang that, kunwari, that day. Ibig sabihin lang yung tinutukoy, yung isang araw na tinutukoy dito, yung sinasabi natin kanina umaga yung rapture, day of rapture, second coming din yun. Isa lang yun. Amen? So, darating yung Panginoon, yung araw na yun, na tinutukoy dito. Okay? Ito to. For yourselves know perfectly that the day of the Lord. Okay, yung araw na Panginoon ay darating ay parang sa ibang tao na hindi naghahanda, parang magnanakaw. Alam mo bang magnanakaw kailan darating? Siyempre hindi, di ba? Tinatimingan yan, di ba? So sila hindi nila alam. Pero sabi dito, kayo mga kapatid ay hindi wala sa kadiliman upang iyon, araw na yon ay magsasabing overtake, sabihin, ay, andyan na pala siya. Andyan na pala ang Panginoon, hindi ko nalaman. Hindi daw tayo ganun. Nakaintindihan niyo na? That, upang iyon. Upang iyong araw ngayon. Ayan yan.
Encounter niya kahit nung high school ako. That. Context lang. Anyway, ano pa? Bakit? Ang saya niya. Napalabas ko na dati yan eh. Okay. Ano pa? Wala kayo saya ah. May miss niya pag dumating sa inyo to. May nasubo kayo. Sa bagay, maganda rin minsan yan eh. Ibig sabihin na hindi kayo masyadong worried. Ang worried yung magulang nyo. Diba? Na, sige. Question pa? Hindi nyo ba kayang ano, mag-stay ng focus? Mga laruan-laruan pa kasi kayo eh. Hindi kayo makafocus eh. Gusto nyo tumalino, totoo kayo mag-focus. Ha? Makapabuti kayo. Sinasayang yung mga preaching. Wala na? Okay, malulungkot ba? Meron bang Kristiyanong malungkot? Yung iba naman sinasabi gano'n, walang Kristiyanong dapat malungkot. Meron din yung time. Kunwari, katulad nga yun, namatayan kayo. May time, mag-mourn. Okay? Okay, namatayan ka ng kuko. Joke lang. Pero okay lang yung mag-mourn din. Okay, huwag ka mag-take ng drugs. Para okay lang yun. Pero hindi yung, kaya sinasabi dito, ulito na lang natin sa 4:13, di ba? Hindi ka kagaya ng mga wala ng pag-asa. Wala ka pa pag-asa, ligtas ka nga eh. At nasa Panginoon ka, tinutulungan ka ng Panginoon, mawala ka ba ng pag-asa? Ang Panginoon na tumutulong sa iyo, mawala ka ng pag-asa? Ay, baka wala na ako ng ganito. Ay, baka ganyan ako. Ang Diyos na tumutulong sa iyo, pwede ba yun? Mawala ka ng pag-asa? Wala ng pag-asa? Hindi pwede yun. Amen? So, bagay nga yan, mga masaya kayo eh. Pinagpala ata kayo eh. Ay, kayo busog yun, oh. Sabi ng parents nito mga to, Nay, ano na pang araw na? Gusto mo church na. Sana hanggang paglaki nyo, ganyan kayo ah, mga iha. Baka main love lang kayo, kinalimutan nyo na ang church. Ganyan yung mga yan eh. Wala, bata pa yan eh. Sa nga sila Pamela, sa nga Chelsea ah. Tawa-tawa kayo dyan. Sige. Unahin niyo yung Panginoon. Amen? Unahin niyo yung gawa ng Panginoon. So let's pray, Panginoon. Salamat po, Lord. Magamat take namin dito, Lord. Salamat po, Lord, sa panahon ngayon. Mukhang wala naman kami masyadong pagsubok. Yung mga kaibigan lang namin, si Michael, Kenneth, Panginoon, kanyang pamilya, Panginoon. Mag-anak, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord, sila. Ang nilang gadaanan din po, Panginoon. We pray na kayo po ay mag-iingat din sa bawat isa, Panginoon. Sila po ay ingatan niyo po at comfort sa kanilang loss. We pray na kayo po lamang comfort sa kanila at bigyan dahilan, Panginoon, para mag-go on, Panginoon. Especially mga bata na iwanan ng asawa, Panginoon, si ating Kuya Sunny, Panginoon. We pray na siya po ay comfort ni Lord. Makausap din namin in the future, Panginoon. Siya po ay masiran. Maligtas pa ang Panginoon. Maging malakas siya, Panginoon, sa panahon ng kanyang nasubok siya, Panginoon. Kapag malalati sa aming nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.